Hello guys, nagbabalik tayo. Yung video to is para dun sa mga nagtatanong kung paano mag-farm ng ALS dito sa PH. Paano ba may papakita ALS ko? Ayun. Mayroon tayo ngayong ALS. Nag-load ako dito, nag-top up ako dito mga 1K siguro para lang makakuha ng premium, kasi ang habol ko dito sa premium is yung drop rate. Mahina kasi ang drop rate dito sa ano, sa Cabal Mobile, ang hina ng drop rate dito, hindi tulad sa PH. Ngayon, kaya ako nagkaroon ng diamond kasi nakakapulot, doon ako nagpa-farm sa may nakakaya ko solo sa Forgotten Temple B1F. Nakakaya ko solo doon. Nakakalot ako dun, wala na pala ako entry. Nakakalot ako dun ng mga, ano, ito yung mga wish ko para magkapera dito, ha. Nakakalot ako dun ng Bracelet of Fighter plus 3. Bracelet of Fighter, Bracelet of Sage plus 3 din. Dun ko napupo, basta sa mga mobs dun, nagda-drop. Halos nakailang pulot na ako, kaya lumaki yung pera ko, at saka nakabili na rin ako ng ano, yung weapon. 100M lang bili ko dito sa weapon na to. Yan maganda sa warrior kasi isang weapon lang kailangan mo, pang bakbakan na kagad siya sa pag-farm, diba? Ayan pa lang. Kaya wala akong bracelet na nabili kasi yung napupulot kong Bracelet of Fighter plus 3, hindi ko siya sinusuot. Binibenta ko na kagad kasi habang mahal pa siya ngayon. Mahal kasi yung Bracelet of Fighter plus 3 ngayon. Nung last, una kong pulot is nasa 45M. Tapos bumababa. Ang pinakalas kong benta ng Bracelet of Fighter is nasa 38M ata. Tapos, ewan kung magkano na siya ngayon. Ang napupulot ko naman dun sa Bracelet of Sheets naman, nakabenta ko kahapon ng 12M. Kaya kahit pa paano, nagkapera na. Ang target ko ngayon is bike para mas mabilis ko makakuha yung mga quiz sa ano. Yun yung una kong yun yung isa kong ano idea para magkaroon ng ALS. Siyempre pag may ALS ka, magkakaroon ka rin ng gym. Pag may gym ka, magkakaroon ka rin ng ALS. Nagbabayan sila din ako sa low. Halos mga ilang araw pa lang din ako naglalaro nito. Mula nung nag-open yung Cabal, naglaro ako siguro late na kasi nag-a-accident ako. Tinatapos ko daily lagi yung ano, mission doon. Ngayon, ang sunod na way ko para makapag-farm is, silipin natin yung sasabi ko sa inyo sa Forgotten Temple na pina-farm ko na accessories. Bracelet pala. Bracelet of Fighter. Ito yung na-load ko doon. Ituturo ko sa inyo, ha? Kaya makinig lang. Ituturo ko sa inyo kung paano ako nagkaka-ALS. Kasi nung nakaraan, na 2 days siguro, nakapag-farm ako ng 160M. Naswertihan lang din siguro. Kaya ano, mas maganda kasi ngayon, mga bago pa, may mga player na gustong gumastos, kaya bilis magpapera din ngayon. Kaya nagpa-farm lang ako, hindi ako nagsusuot ngayon ng mga equipment. Ayan siya. Nasa 30M siya. Nung nakaraan, isang pag nakakalot ako nito, nasa 40 plus M pa dati, 45, 48. Ngayon, nasa 30M siya. Napulot to dun sa may, basta alam ko sa loob ng dungeon. Hindi ko tanda yung mga mobs doon, eh. Pero ito nung pinaparm ko doon, halos wala nga akong paki sa last box, eh. Basta nagpaparm lang ako nito. Mga lumang pasok siguro, nakaisa ako. Minsan pagswerte, dalawa. Pag siniswerte ka, pag ano, sa kanya-kanya lang naman siguro discarte. Tapos nakakalot din ako doon ng Bracelet of Sage. Magkano yung Bracelet of Sage ngayon? Kaya hindi ko siya ginagamit ulit kasi binibenta ko siya. May presyo pa siya ngayon sa market. Eto, bumura na. Kahapon nakalot ako nito dalawa ata. Nabenta ko siya ng 12M ang isa. Ngayon, oh, kahapon lang yon. Ang baba na, di ba? Yan, kaya ganun ang ginagawa ko. Hanggat nakakalot ako nito na ngayon, medyo may presyo pa, binibenta ko na kagad. Yun yung isa kong paraan. Mayroon pa akong ginagawang pagpa-farm na sa dito naman, sa Mutant Forest. May drop din dito na Bracelet of Fighter. Minsan nga, may laman pa, eh. Ibig ko sabihin sa may laman, may plus pa yung kulay green. Dito naman, nagpa-farm ako dito, hindi ito sa spot na to, ha.
nagpa-farm ako dito sa area na to. Naglalagay ako dito ng yung sa cellphone ng anak ko, dito ko ginagamit. Dito ko pinapa AFK ko lang siya dito. Nadaling ko lang. Malag tayo ha kasi nagre-record ako eh. Hindi naman pa maganda PC ko. Dito, yahatid ko lang kayo sa spot. Dito sa may Iktulip ata yun. Kaya pala Warriors na ako, hindi na ako first gunner. Kasi ang Warriors is ang ganda nitong bops na to. Ano bang tawag? Bloody Cry ba yan? Ay, hindi, ano ba to? Teka, silipin natin. Ano bang skill to? Ang ganda nito. Eto, magagamit ko to sa mga high danger. Kasi yung cooldown niya, ang bilis. Halos, ano, Bloody Spirit pala. Halos 2 minutes, meron na kaagad. Kapatay ko lang, alam mo, napatay ko yung boss na sa una. Pangalawang boss, meron na naman. Minsan, hindi pa nga natin sa pangalawang boss na nagko-cooldown na agad ulit yan eh. Sabayan pa ng Fury Shout. Kaya ang ganda ng Warrior sa pang-farm. Mas maganda syempre yung, ano, yung leader kung mayayaman. Pag magastos talaga kayo, pag mahili kayo magtalpak. Eh, pag mga para sa akin na player na smooth playing lang, kasi hindi naman talaga. Ayan, ito yung spot. Maganda yung spot na to kasi nagda-drop dito ng material. Yung mga ganito. Pero ang halos, kaya kumita ako dito kasi ang mahal nung nakaraan nung Astral School. Yung ginagamit pag crop ng ito yung tuturo ko sa inyo. Dito yung spot na yan, pwede na kayo mag-ano dito. Ang maganda sa spot na to, ang maganda sa spot dito, no? Kasi itong Biant, yung Biant na yan, nagda-drop yan ng bracelet. Basta lang ko dyan ako nakakalot ng bracelet. Sa Biant na yan. Hindi ko pa sure kung dito meron dito. Basta sa Biant na yan, nagda-drop yan ng accessories na bracelet of fighter. Plus 3 din. Minsan maganda, may laman pa. Ngayon, di natin papansinin yun. Baka magalit. Baka sabi, ayan. Ito yung sasabi ko sa inyo, napaparm doon. Ito, napaparm doon sa ano na yun, spot. Itong mga ganito. Ang mahal nito ng mga nakaraan, halos 2M ang isa. Halos nasa ano yung isa nito. Nasa, 2M plus. Eh ngayon bumaba na siya, syempre di ko alam kung bakit bumababa, ayan ang baba na. Pero tinataasan ko lang kasi kung hindi nila mabili, ako mismo magka-crop niyan. Eto, ayan yung pinagkakapirahan ko, yung mga pinaparm ko. Eto namang mga disc na to, ituturo ko rin sa inyo kung saan to. Ayan, tinuro ko dun pangalawa dun sa Mutant Forest, no? Yung una kong ginagawa is dun sa Forgotten Temple B2F, B1F, nagpaparm ako ng bracelet doon. Tapos dire-diretso lang ako, kung may drop, wala, diretso lang ako, tapos natapos ko naman kaagad kasi ang ganda nga ng buffs nitong dalawang to. Sabayan pa nito, mahina yung critical ng warrior, pero pag sinabayan pala nito, saan na yun, skill? Pag sinabayan nitong panic cry, eto, ayun no, resist crit rate, kaya halos nakakritical ka na rin pala. Eh, ang tagal din yung cooldown nito sa ano, sa boss. Ang tagal din matanggal, 30 seconds ata, ayun, 30 seconds. Hindi pa ubos yung 30 seconds, patayin mo na kasi meron kang ganito. Bloody Spirit, meron ka pang Fury Shout. Tingnan mo Fury Shout, ang dagdag, 132 attack. Sino mag ano diyan na may magdadagdag ng ganyan kalaki, no? Tapos may 10 ampa, 10 ampa. Ang lupit ng Warriors. Tapos ito kasi, bababa yung defense mo. Dito ko naman binabawi. Isang gamit ko nito. Tapos na yung heal ko. Tapos buhay pa rin to. Ang tagal kasi mawala nitong ano, Bloody Spirit. Paborito ko talaga sa lahat to. Kaya nag-warriors na ako. Min warrior ko na ngayon. Dati ginagamit ko is first gunner. Kasi ang ganda ng debuff ng first gunner. Yung lock on. Ang tagal mawala rin sa boss. Tapos yung ano pa niya. Yung ano pa ba yung deep damage niya. Basta ang ganda. Maganda tong ano, maganda yung warrior kung sa dito sa mobile. Maganda yung ano, bleeder, mabilis din mag-farm yung bleeder gawa ng BM to di ko alam, di naman ako masyadong expert dito, pero sa may opinion ko lang, ang ganda ng warrior pang-farm sa dungeon. Kasi solid, may pangtanggal ka ng ano, kunat ito eh. Resist crit rate, 'di ba? Laging critical damage ko dyan, tapos itagdag ko to. Mapapakita ko sa inyo, magagawa akong record na kung paano ko gamitin tong ano sa... Ang set ko pala ngayon is naka... Ano ah? Yung set ko ngayon is naka...
Default set lang ako, yung preset lang yan, ha? Hindi pa ako nabili kasi ba't hindi ako nabili ng mga Sigmetal ngayon? Magbababa yan eh, kasi lalabas yung mitril, lalabas yung ano, isayang. Pero kung dito sa helm, meron na rin pala ako sa helm. Hinihintay ko na lang makapag-farm ako ng scroll. Andito pala, may helm na rin pala ako, guys. Nialagay ko muna siya dito. Ayan o, oh, meron na ako. Binili ko yan kahapon. 45M lang. Nasa 70 yung iba dyan. Nabili ko itong 45M. Kinumpute ko, hindi ako logi kasi apps ko na lang. Ako na maglalagay nito. I-apps ko, hindi naman abutin siguro ng ano to, maplastin ko. Hindi ako gagastos dito ng mga 50M. Kaya sulit din to. Nabili ko yung kahapon. Ito naman napulot ko doon sa Forgotten Temple sa Samba? Sa unang boss. Sa unang boss ko lang napulot to. Kay Prisa. Ayan. Ayan yung na-farm ko. Ngayon, yung sa pangatlong farm naman para magkapera ako na ginagawa ko is apat kasi yung way ko dito para magpapera. Sa diskarte lang din kasi, kung masipag ka talagang maghanap, kikita ka. Kahit sa totoong buhay naman, kung masipag ka, kikita ka talaga. Walang masipag na, ano, hindi kikita. Pag tamad ka lang talaga, sobrang asa ka sa libre, o ano, madali, wala. Walang mangyayari sa'yo. Ngayon, ang pangatlong ginagawa ko is, nagpa-farm ako sa RS. Alam nyo kung paano ako nagpa-farm sa RS. Kasi ayoko muna mag-mapart ngayon. Ayoko muna mag-mapart farming. Mahina ang talpakan sa mapart ngayon na mura ng core. Kaya ngayon, naghahanap ako ng ibang way para araw-araw nag-search. Pero hindi ako full-time nakakalaro ng kabal ngayon. Gawa nung nag-a-axi kasi ako. Mas kailangan ko yung ano dun. Surebulan yung kita eh. Eto ngayon, ito yung ginagamit ko, gumawa ako ng pang-map part na force gunner, ito siya. Pero ngayon, wala siyang kwenta kasi, hindi, sorry. Malaki pala kwenta nito. Ginagamit ko ito pang-farm ngayon sa RS kasi wala pa siyang BM3. Ayoko muna sa matagal pag sa map part. Ang habol ko dito is yung BM3 niya sa map part. Ngayon naman sa RS, ang lupit ng ano nito, ng BM sa RS naman. Doon ako ngayon nagpa-farm pag halimbawa tinatamad ako. Ituturo ko sa inyo paano ako nagpa-farm doon, ano. Isa pa palang diskarte ko rin pag nagpapapera ako, ano. Gumagawa ako ng account, ayan. Yung account na to, nakakapag-ipon siguro to ng mga 50M kahit papaano. Hindi ko alam kung sure. Basta, hindi ko sure. Basta ito, nakapag-ipon to eh. Tapos naibigay ko dito sa main account ko. Kaya, nagkakapera rin ako sa paggawa ng account. Bumili ako ng ano, ng premium. Nag-premium ako para mas mabilis yung warp, yung quiz. Basta ang bilis lahat pag naka-premium ka eh. Magkano lang naman yung 500 lang. Kaya, ayan. Ito ngayon, ituturo ko sa isa yan. Ha? Isa yung discarte yan, yung gagawa ka ng account. May account ka na, may character ka na, may pera ka pa. Ang balak ko dyan, gawin ko lahat character yung ito, gagawa ko kumpletong character lahat. Na may wizard na ako, may taga-spin ako eh. Kaya, gumawa ko ng wizard, taga-spin. Nandun siya ngayon sa may Mutant Forest, nagpa-farm ng mga material. Ayan, isa yun sa pag-ano ko pagpapapera. Ngayon dito, tuturo ko sa inyo sa RS naman to. Paano tayo nagpa-farm sa RS ng pera? Tulad yan, ayan, wala to pera kanina. Ang pera lang nito kanina, kung nanood ka pa rin hanggang ngayon, ang pera lang nito kanina is nasa 500. Tapos ngayon may 7M na siya. Ilang pasok lang ginawa ko doon. May bilang ko yon pag-ano. Ayan, na-farm ko dyan. Ito, kukunin ko na. Kinuha ko dito kasi sa kanya yon eh. Tapos ayan, mga na-farm ko doon. Ang puhunan natin sa RS is magkano ba RS ngayon? Ruina. Ayun, 200 lang. Ang mura, guys. Ang mura ng puhunan sa RS. 200 lang. Yung madadala mo sa labas, halos nasa 3M mata. Diskarte lang. Ito ginagawa ko dito, ha? Ito ginagawa ko dito. Papasok ako, tapos minsan hindi ko na pinapansin yung mga box na yan eh. Kasi doon ako nagpa-farm sa Buffalo. Pero silipin lang natin, baka may drop eh. Ganito lang ginagawa ko sa pagpapapera ko. Kaya baka nagugulat kayo, wow, nag-ano to, nagtatalpak to, kaya lag ng pera. Hindi ah, nag-ano lang ako, gumastos ako 1,000 matik. Kasi tumalpak ako dito, 500. Tumalpak ako ng 500 dito. Ito nga, may bracelet of Siege plus 4 din to, ha? Kunin ko na nga lang to. Tumalpak ako dito. Talo, 500. Tapos,
Yung 500 na natira sa akin is ginamit ko na pang premium. Tinalpak ko naman dito. Talpak lang tawag ko ha, pero wala tayong pakialamanan na. Ayan, dito ko naman siya ginamit. Kaya bakit 900 plus pa yung ano ko dyan? Kasi nga, dun sa mga nalulut kong item, tapos nakabili ako ng nakabili ako ng kahapon ng, ay nung isang araw, ng wings, frozen wings. Ang bili ko dun is 65M. Nabenta ko siya ng 590 gem. Kano kalupit yung, kahit ako na-shock ako kasi, kaya ako tinaasan yung presyo nun kasi sabi ko, ako gagamit. Kailangan ko lang ngayon ng helm, kaya priority ko yung helmet, nilagay ko muna siya sa auction, binibenta ko muna siya. Bigla akong nagulat, nabili siya. Kaya ayan, ang laki ng gem ko ngayon. Gem. Ano ba tawag dyan? Gem? Ang laki yun ng gem ko. Yeah, gem. Ayoko na yan kuwanin. Wala namang kwenta yan eh. Ito lang ginagawa ko ha. Ayun o, may 9M na kagad to ha. Ang daming paraan para magkapera dito sa ano, kisa sa maingit ka dun sa mga nagta-top up o mayayaman na gumagastos. May way naman na ma-enjoy mo yung laro. Yung solo flight lang, mag-subscribe ka lang dito, mag-upload lagi ako ng ano, ng mga tips na mga bago, kung may mga bagong dungeon. Excited ako sa IC kasi sa IC, isa rin yun na dun din ako nagpapapera eh. Dun sa Kabaltay, yan lang ang pera ko dun. Sayang eh, hindi ko mabenta eh. Paano ko kayang mabibenta yun para makaano man lang. Laki ng pera ko dun sa Kabaltay. Dun lang ako natambay sa IC. Saglitan ko na lang yung IC dun sa first gunner ko eh. Nakabili kasi ako dun ng ano, plus 12 na mitril. Na walang laman, nilagyan ko lang ng laman. Sumakit na bigla. Ito ginagawa ko ha. Tuturo ko lang sa inyo. Tapos maliligo na ako, tapos na tong video to. Manood lang kayo. Gusto nyo magkapera. Marami kayong makukuha ng guided ang mga ano. Forward nyo kung gusto nyo, kung saan nyo lang gustong malaman. Basta tinuturo ko dito yung tagal naman ito mamatay. Yung mga way ko, yun yung mga sabi pa eh, ways ko ngayon kung paano mag-farm nang alas dito sa Kabal PH. Kabal PH na tayo ha, hindi na tayo sa ano. Kabal PH na tayo 100%, hindi na tayo sa Thai. Wala na tayo sa Thailand. Uwi na ako, nag-abroad. Ay, hindi na ako mag-abroad sa Thai. Eto, diretso lang tayo doon sa Buffalo. Para sa mga baguhan lang, pero alam mo yung mga veterano, kabisado tong area na to. Dito sila dati kami. Dito kami dati nagpapalevel sa area na to. Ngayon naman, hindi ko na siya ginagamit sa pagpapalevel. Ginagamit ko siya sa pagfarm. Ngayon, magtataka kayo. Bakit ang baba ng drop rate sa inyo? Minsan, mataas ang drop rate dito. Kaya di ko siguro naka-premium. Pero kung gusto nyo sulit yung drop, mag-premium kayo. Kasi kahit 60% yung drop na yon, ang dami, yung kumpara mo sa normal, pero parang ano lang din. Parang normal lang din. Kasi ang baba rin ng bigay ng premium. Gusto ko nga subukan yung isang account ko na walang premium. Ayan, dito na ako. Dito na ako pipesto dyan. I-auto ko lang yan. Mag-BBM lang ako. BBM ako. Maganda BBM ng ano, gunner kasi warat, baga. Ayan, oh, kuyong. 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 May sound effect, diba? Kuyong. Oh. Ayan, mga nagda-drop. May kita nyo mga drop dyan. Ayan, hanggang, siguro ko itong time na to, wala pala akong mouse sa record, no? Ay, yung time dito sa dungeon na to, na pagdating ng 2 minutes, kaya tapos ko na siya. Kasi baka sakali rin ako makalot ng bike doon sa last box. Yan lang. Ubusin ko yung oras sa kaganyan. Minsan, aalis ako saglit, tapos silipin ko, pindot. Ganun lang gagawin mo. Balik, pindot, hindot, ganun. Alis, balik, hindot, ganun lang. Pag ubos na, ayan, lubos na siya, di ba? Hintayin mo lang, lumabas tong mga ano na to. Mga nagbabato, itong mga bato. Ayan. Ganyan lang, basagin mo lang. Tapos, magdadrop na lang yan. Ng, ano, magdadrop yan ng mga, ayan, oh, dami ka agad. Ay, ito nyo yung drop na yan. Di ba? Kung baga sulit yung premium ko, mabawi ko. Hindi na ako gagastos, hindi na ako magtatalpak pa ng magta-top up ulit. Hindi na. Magbebenta ako ng ano, alas, tapos i-convert ko sa gym.
Yun, yun yung gagamitin ko pang ano, pang premium. Lagi na akong naka-premium, di ba? Diskarte lang. Siguro ko pag na-tripan to ng ibang mga farmers dyan, na may mga ano, may mga maraming cellphone o computer o emulator, dito niya tatambay. Bababa na naman yung presyo ng ano nito. Kasi ang ganda dito, ang gusto ko dito sa RS ngayon, ang mahal ng Shadow Core na Titanium. Yung nakukuha ko, yung sasabi, yun yung ang binibenta ko, na napupulot ko dito, itong ano, mag-extract tayo ha, kasi extract naman talaga ako dito eh. Extract tayo, uy, ba't ayaw? Ayan, extract tayo ha. Mag-extract tayo. Yung mga material na napupulot ko dito, yan yung pangbenta na naging alas. Saglit lang, ubos ka agad. Tapos bukod pa doon, itong tatlong ano na to, itong Holy Dust, itong Dark Dust, may presyo din yan. Ang isang set siguro kahit papano medyo mahal pa ngayon eh, kasi yung mga crafter nag-umpisa pa lang. Kaya ayan, pinapalam ko yan. Yan lang yung binibenta ko dito. Yung pulot kong desk. Tapos ito, yung core nito. Yung titanium core. Ano ba yun? Ito. Ito. Binibenta ko yan doon. Medyo may presyo pa yan. Hindi tulad dito sa ano, material core titanium. May masyadong bugbog na sa farmer. Ito dito. Bibihira. Nagpapalam kasi dito. Gawa nung karamihan sa atin. Mga tinatamad eh. Gusto easy money lang. Eto, ikiklik mo lang naman eh, pangtamad din pa rin to eh. Oh. Kaya ako tamad ako eh, pero nakakapag-farm ako ng ganyan lang. Ganyan lang, nagkaroon na to ng ano eh, nagkaroon na, nakita nyo na, nagkaroon ng 7M. I-update ko na lang kayo kung magkano mapaparm ko dito sa ilang pasok, no? Pang limang pasok ata to, tatlo. Kasi may mga ginagawa ako eh, kaya sinisingit ko lang siya habang may ginagawa ako. Ayan, tatambay lang yan dyan. Makalimutan ko man yung ano, yung last box, okay lang. Kasi may pera pa rin eh. Hindi lugi. Kasi 200. Pero mo, 200 lang entry mo. Yung balik sa'yo, ang laki. Mga, basta 3M. Sure bulan ako 3M. Kung hindi ka kontento sa 3M, edi, magtalpak ka na lang. Diba? Ayan. Yan lang guys. Quick video lang to bago ako maligo. Mag-comment lang kayo kung may time ako. Wala na kasi akong masyadong time sa kabal ngayon. Gawa nung ano eh. Pinapriority ko yung Axie. Kaya, hindi ko na mapukusan to masyado. Kahit nga yung edit, hindi ko na siguro, wala na akong panahon mag-edit-edit pa. I-upload ko na lang direct to. Pero magtanong pa rin kayo kung anong pwedeng may tulong ko sa inyo. Kung halimbawa para sa character, yung sa character na ano, character mga creation, basta sinubukan ko lahat ng character sa kabal, kabal eh. Mang hindi ko lang talaga trip na character na nasusuka talaga ako. Yung gladiator. Hindi talaga ako gumagawa nun. Ayaw talaga nun. Pangit ang BM3. Tapos paras lang din naman sa bleeder yung critical. Ang baba. Kaya, hindi ko na talaga trip yun. Mas maganda pa mag warriors. So warriors kasi, ang the best naman sa warriors yung blood cry. Ano ba yung ulit kanina? Blood cry? Basta maniwala sa hindi, the best yung pang solo dungeon yun, pati yung Bear Hill, tapos yung Cat Hill, solid. Ngayon lang ako bumalik sa Warriors. Hindi ko alam na ganun pala kalupit yun. Buti nasubukan ko muna sa Cabal Tai, gumawa ko ng karakter na Warrior doon. Nagulat ako ang lakas. Kaya ngayon, yung main ko, Warrior. May ano na rin pala yun, magkikill yan na yun, na nag-iipon lang ako 50M. Kasi yung 200M ko doon, di adagdagan ko yung bibili ako ng RW3. Nag-iipon ako. Pag nakaano, pag kung may binibentang 200M na RW3, babay, bibilhin ko na kaagad. Yun, tapos isunod ko yung Kilian. Tapos ups ko na yung aking helm para mas lalong sumakit, mas lalong bumilis mag-par, ba? Diba? Sa mga ano dyan, nagaya-gaya sa blader, ako, yung mga nag-blader, mga mayayaman yan, yung mga tatalpak, ang mahal ng item ng blader eh. Samantala itong warrior, sabi nila kasi mabagal daw to. Anong mabagal eh? Yung kalmot ng 10 kalmot ng blader eh, 3 damage lang nito. Subukan nyo ha, subukan nyo. Sa akin lang naman. Kasi main ko rin blader eh. Pero dito sa Cabal Mobile kasi medyo
kulang ng damage yung bleeder pag wala ka masyadong pera. Kasi kailangan mo talaga gastusan yung bleeder eh. Pag maglalaro-laro ka lang muna sa umpisa siguro, gayahin nyo na lang ako, nag-warriors muna. Ah, shielder, malakas din shielder ha. Ang ganda ng bilhinto rin ng shielder kasi ang damage niya, push and back. Ibig sabihin, pag tulak ng ano niya, yung palanggana niya na sa paglalaba, pagbalik nun may damage pa ulit. Kaya ang ganda rin, gumawa, kaya nga gumawa rin ako ng ano eh, shielder. Baka matripang ko rin, gawin ko second main account, main character. Hanggang dyan lang tayo guys, may ligo na ako at medyo inaantok na rin ako. Thank you ha, ingat kayo at mag-subscribe kayo kung para naman sinisipagan, ano ba tawag dito? Para masipagan ko pa sa sunod na magpakita sa inyo ng mga tips and tricks dito sa kabal na to. Thank you, ingat!